Marciano TV, kasama ko si Kalingap Rob na poging-pogi. Grabe ang pogi pala ito sa personal. Yun lang. So, grabe ang pogi sa personal, Marciano TV. Salamat sa Diyos. Okay. Isang reactor na magaling din po. Ito kami ngayon, Singapore. Yun at magandang araw po sa inyo lahat, especially sa lahat ng mga nagmamahal at sumusuport dito sa Kalingap and this Marciano. Again, isa sa mga legendary actors po. At syempre shoutout sa lahat ng mga minamahal natin, mga ano dyan guys, mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo na lagi nakatutok dito sa ating YouTube channel 24 oras. Syempre guys, bago tayo magsimula, gusto ko munang dito sa ating magandang video reaction kay Kalingap Alvin, no, na ang tamagan ito, nakakadurog na kwento ng pamilya ng isang OFW. At ako guys, talagang nung nakita ko to at merong nagsuggest ng video na to, talaga namang tinignan ko at sabi ko, ang ganda pala, no. At pero hindi ko siya totally napapanood guys, especially itong part 1, kasi ang pinanood ko yung part 4, sinilip ko lang siya ng konti. Pero itong part 1 gusto ko mapanood, syempre OFW din po ako at ako'y nakaka-relate dyan. Anyway, bago tayo mag-start, gusto ko palang sabihin sa inyo na please subscribe. At pakiclick po yung bell notification para pag-upload ako is updated ka. At syempre, supportahan po natin ang Team Kalingap sa pamumuna ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Ate Edna. Kasama dyan si Ruel of Malalag of course. At syempre, Kalingap Edu na talagang mahal ni Erica. At syempre, si Kalingap Dan na macho guwapito. Please supportahan po natin ang lahat ng kanilang mga live at mga premiere. At syempre, dito sa lalo na yung mga charity program po nila. At syempre guys, no, wini-welcome ko ulit ang lahat ng mga bagong members dito sa aking YouTube channel. At maraming salamat sa Diyos sa lahat ng mga nagpapaliwag at sa lahat ng mga nagbibigay dito sa thanks natin sa mga video reactions natin. At maraming salamat sa Diyos. At syempre, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ating mga video at umuulit po ng ating mga video. Remember po dito sa Kalingap, meron monthly nagbibigay po kami, no? Nagpa-pledge po kami. Kaya sabi ko nga, nakatulong ka, nag-enjoy ka na, nakatulong ka pa. At syempre, encourage ko po kayo lahat na maging member ng aking YouTube channel. Makakatulong po yan. At madali lang po, i-click nyo po lang yung join. Meron tayong special, gold member at platinum member. At kung pwede nyo pong gamitin yung credit card, debit card, o ang inyong mga GCash. Syempre guys, naka-Singapore dollar yan. Pero kung sa Pilipinas po kayo, depende po sa bansa ninyo yung value. No, ngayon po, ito po yung video ko. So, pwede po nyo i-click yung thanks at magbigay ng any amount for your donation po. Kayo nang bahala at maraming salamat sa Diyos. At makakatulong po yan dito sa aking YouTube channel. At syempre, shoutout sa lahat ng ating mga members dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo guys. At talaga namang lagi nyo akong sinusuportahan. No, at sana dumami pa tayo dito sa ating YouTube channel. Anyway guys, at tingnan natin guys kung anong meron dito sa video ni Kalingap Alvin at simulan natin ito. Ito kasi isang OFW po yung humingi ng tulong sa atin para sa kanilang pamilya kasi sobrang naghihirap daw yung pamilya nila, mga Kalingap. At doon naman po sa pinagtatrabahohan niya ay medyo alanganin siya doon sa tinatrabahohan niya doon sa abroad, mga Kalingap. At mag-isa lang siya, kumbaga kahina-hinala yung pinagtatrabahohan niya po, mga Kalingap. At ang inisip niya yung pamilya niya dito sa Pilipinas, walang makain, puro lang utang. At mamaya maya po ay tatawag. Walang makain at puro na lang utang. Lalo kasi dyan guys, totoo lang, hindi naman lahat ng OFW maganda at trabaho sa abroad eh. Di tulad namin, professional, no? Tapos meron naman kasambahay, lalo ang mga kasambahay or mga skilled worker, talagang hirap yan, no? Especially kasambahay, yeah. Anyway, tuloy natin to guys. Tawag siya para humingi, kausapin tayo. At syempre nandito naman po tayo para pakinggan yung isang kababayan natin na OFW na nandyan sa Saudi. Alright. At kausapin po natin at tulungan po, tutulungan po namin sa abot ng mga kaya. Madam, nandyan ka po ba? Nandyan ka pa po ba? Dito po.
ano po kung ipaglilingkod po namin? Kailangan nyo daw po ng tulong. Opo, gusto ko po sana hingi po ng tulong ang aking pamilya kasi 3 weeks pa lang po ako dito. Parang sobrang na-stress na po ako sa problema po sa pamilya ko sa Pinas. Kasi po may 6 na anak po ako. May 6 na anak, no? Kawawa naman, no? Kami 7 magkakapatid, hirap talaga, guys, eh. Grabe lalo pag ano ka, wala kang pagkukunan, hirap. Sa totoo, may 6 na buwan. Tapos po, mahirap lang po talaga kami doon. Nabubuhay lang po kami sa araw-araw, utang lang lang po ng utang. Tapos, wala po ako po dito. Malaki bahay po, third floor. Saan po ang kwarto? Ito ang CR. Ay! Yung trinatrabaho niya din sa abroad, isang bahay siya, no? Ang malaki na yung bahay, third floor. Tapos, 7 yung kwarto. Malaki yung ano, naalala ko yung ate ko, kasing ate ko na nag-isang bahay siya sa Qatar. Na-stress siya. Kasi talagang time to time, chinecheck lahat ng ano, pati yung hawakan ng ano, na hagdanan. Kapag may merong alikabok, nagagalit. Tapos, ang problema, yung bahay gantong-ganto rin, no? Pero mataas din. Maabot din siya ng second floor. Ang problema, nakakapagod. Halos lahat, everyday, linisin mo yun. At sa kanya, nagulat ako, third floor. Hawak niya. Yung isang bahay nga lang, nakakapagod na. Much more, third floor. Talagang stress to. Yung babae, itong kababayan natin. Nakakaawa, guys. At alam ko, naiintindihan ako ng mga kapo OFW natin. Especially mga kasang bahay, di ba? Stress, oh? Kasi yung trip ko magbalik po kung paano niya eh. Yan is naisip ko na lang po na baka pasosyo po yung magbigti na lang po na para masistance po yung pamilya. Yun yung magbibigti ang ano niya? Kawawa naman. Yan po. Kasi naghalo-halo na din po yung sistem ko na. Opo. Kawawa naman ano? Ano po? Naiisip niya na yun hindi dahil ano na siya. Talagang stress talaga, guys. No? Piling ko di lang stress to, depressed pa si ate. Kasukan, walang mga gamit yung anak ko. Walang gamit yung bahay po namin. Talagang patutali si Rambo talaga na. Kalis, trakal nga lang po yung bubong noon. Tapos, talagang sa inisip ko pa po, nung mag-validation po sa 4 rupees nung bumas 11 po. Di po na, ano yung 4 rupees ko. Po kasi po sa akin po yun ang pangalan ni Papajin Strandy po para po pa nawala naman po ko ng pag-asa kasi tagal po nang sinantay po namin ang mga sama sa propinsya kaya naman po ang nangyari. Okay, ano? Tapos, lagi isipin ko din po yung anak panganay nang mag-apply po kasi mag-abroad noong April. Iniwan ko po sa kanya yung 5 kapatid niya. Grabe. Kaya po, noong April po din na po siya nakapasok. Kaya po. 5 anak, iniwan niya dun sa anak niya. Siyempre, hindi nyo naman masisisi to, guys. Talagang hirap eh. 5 kapatid niya ang iniwan dun sa panganay. Hindi na nakapag-aral. Ano? Kakaawa to. Siya mag-aral. Opo. Okay. So, ang pinaka ano nyo po talaga yung pamilya nyo dito na naiwan po ano sa Pilipinas. Oh. Yung panganay nyong anak. Ano po, hindi na nakapag-aral kasi siya na yung nag-aalaga ng mga anak nyo po. Ano po, at dyan naman po ay 3 weeks ka pa lang po dyan sa abroad. Ano, saan ka po ba dyan sa abroad? Sa Saudi. Nasa Saudi ka po pala. Oh, Saudi siya. Ayan. So, ang problema nyo... Sa Saudi pa? Nako po. Po, yung financial ng pamilya nyo dito sa Pilipinas, meron po kayong anak, 6. Tapos yung panganay yung nag-aalaga, natigil na sa pag-aaral. Ayan po. At meron pa po pala kayong baby. Baby pa? Yan. Paano po yung pang-aaral? Yung pinakamahirap yung baby, magastos yan. Lalo, wala yung nanay, hindi nagbe-breastfeed. E paano kung gatas lang yan? Ang mahal ng gatas ngayon, guys.
Araw-araw nyo po na, ng ano nyo dito, mga anak nyo dito sa Pinas, paano po yung pang-araw-araw? Puro na lang po utang po. Meron pong pinahanan na awa po sa amin kasi naintindihan po yung kalagayan ko. Yung punong po malagang utang. Di pag wala po, tiis. Okay. Kaya nga po ako nagprosige kasi minsan po natulog po yung mga anak ko na walang laman po ang dyan. Grabe, ano? Mahirap po namin dyan. Pero mas mahirap po kasi yun talaga na yung andito malalaman mo po na ganyan yung pamilya mo. Wala po kong magawa kaya minsan po naisip mo po magbigti na lang po. Wawa, naiisip niya na magbigti. No? Nawawala na siya ng pag-asa. Pero ate, huwag mong gagawin yan. No? Kasi dami niyang utang, guys. Eh. Nabubuhay na siya sa utang. Ito yung sinasabi natin. Kasi kami, ako, lumaki kami na nabubuhay kami sa utang. Eh. Minsan talagang sa kalsada, yung inutangan namin, pinapahiya yung tatay ko sa kalsada. Nakaka-relate ako, guys. Alam ko marami sa atin, maraming utang. Kahit nga may yaman, may utang yan. Eh. Pero ang mahirap lang, no, mahirap ka na nga. Nagkakasang bahay ka pa. Tatlo yung bahay na nililinis mo. Tapos mayroon ka pang baby na nasa Pilipinas na iiwan mo. Nakakaawa to, guys. Nakakadurog talaga. Resolution na lang po yun para So, madam, huwag niyo pong gagawin yan, yung pagbibikti. Ano po? Huwag. Dito naman. Good advice, Kalingap Alvin. Po kami, Team Kalinga, para makatulong ano sa abot ng aming makakaya. So, ibig sabihin po, wala po pa kayong kinikita dyan sa abroad kasi ganyan yung katayuan ng pamilya nyo po, ng anak nyo po. Ano pong problema dyan sa ano? May problema po ba dyan sa tinatrabahuan nyo po? At wala po kayong maipadala. Pag-uwan pa lang po kasi ako, 3 weeks pa lang po ako. 3 weeks? Opo. Ano po? So, sa sobrang stress na po kasi priority ko po talaga pamilya ko. 3 weeks, ano? Yung maisipin po yung problema po sa amin. Parang ganyan po nagalalo-alo na po. Ganito po, ano? Naisip ka na lang po na isip. Opo. Ganito po, madam, ang ano, lakasan niyo po yung loob niyo at pupuntahan po namin yung sinasabi mong pamilya. Yung mga anak nyo po, titingnan po namin yung kalagayan, titingnan po namin kung ano yung maitutulong namin sa kanila. At ikaw naman po dyan, syempre, lakasan nyo po ang loob nyo. 3 weeks pa lang po kayo. Wala pong kita, wala pang kita, wala pang sahod. Pero for the meantime, madam, huwag kang magparaisip. Lalo na, huwag mong isipin na magpakamatay. Laging may rason ang lahat ng paghihirap natin. Pero dapat, guys, ako totally tatanungin nyo ako, pauwi na lang si ate. Kasi talagang nakakapagod yun, lalo yung sinabi niya, third floor, tatlong palapag yung ano. Totally, sana kung makauwi na lang siya. At mabigyan na siya ng hanap buhay dito kaysa maisip niya ganyan. Kung tatanungin nyo, guys, ha, no, lumapit na siya sa ano, kasi delikado yun eh. Nag-iisip na siya ng ano eh, gusto niya nang bumigay eh. Eh, kaysa naman, di ba, nasa abroad ka nga, papatiwal ka, mas mahirap yon. Mas maganda na lang na umuwi na siya ng Pilipinas. At malay natin, matulungan siya ng Kalingap, di ba? Lagi pong ano yan, may especially kalaki ni, na especially ni Kalingap Alvin. Pa, ano, pag naghihirap tayo, may kalakip yan na ginhawa. Basta kumapit lang, magpakatatag ka lang po dyan kasi dito naman kami, Team Kalinga, pupunta po kami dun sa pupuntahan po namin. Siguro mamaya ayos, siguro ano? Pupuntahan po namin. Puntahan namin yung pamilya niyo po. So, sino po yung ano namin, makakausap namin doon? So, meron naman po ditong... Opo. Ano po yung pangalan ay nanay ko po? Opo. Okay po, may yung classmate niyo na lang po yung tatanungin namin. Yung mga information para mapuntahan namin yung mga anak mo. Okay po ba yun, madam? Okay po ba yun sa inyo? Okay. Salamat po. Okay, huwag po kayo mag-alala dyan. Lakasan niyo po ang loob niyo. Sige po, madam. God bless po, ha. Nakasan niyong mamaya po, pupunta na kami po. Okay yan. Okay na, okay. Ano? Nandito na po tayo, mga Kalingap, dun sa ay, kawawa pamilya naman ng OFW na humingi sa atin ng tulong. Nakakalunos ang ano nito, guys. Mas nakakalunos ang kalagayan nito.
Yung pader pa lang, pati yung bubong, alam mo, ayun o. Kita mo yung liwa, ano eh, no? Madilim siya. Pero kita mo yung mga butas-butas, ibig sabihin pag bumagyo to, kamusta na lang to? May baby pa. Hiningi niya po ng tulong yung pamilya niya kasi may problema po sa trabaho niya. Ito daw po yung bahay, mga kalingap. Ayos ito po yung bahay na nung kakaawa, trapal lang Julie. Oh. Nung OFW po. May trapal? Grabe yung bahay. Tao po! Tao po! Ay, grabe talaga. Tao po. Ay, grabe. Walang pintuan. Tapos yung pader talagang as in butas, kahoy lang, oh. Nakakaawa to. Kaawa, oh. Po yung bahay, ano lang. Ay, ayun. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Yan. Ito yung baby. Ang liit pa. Ikaw yung anak ni ano, Ate Julie? Hmm, ito yung bunso niyang ano, maliit. Tignan niyo naman guys, yung mga itsura ng mga bata, oh. Di ba? I-ano natin to guys, ipakita ko lang sa inyo. Yan, tignan niyo yung mga itsura ng mga kapatid niya. Kung ikaw titingin dito guys, nakakaawa yung kalagayan ng pobre. As in guys, nakakaawa to. Kung, totoo lang guys ha, lahat naman sila nakakaawa, kaya lang talaga yung ngayon, ito yung Jamaica, talaga mas naano ko, aliliit ng mga anak, ng mga kapatid, iniwan sa katas yung bahay nila, lupa lang talaga, hindi sa semento, wala nga, hindi ko alam kung paano to natutulog, lupa lang, walang semento, eh pag umulan to, putik to sa loob, as in putik yan, butas-butas pa yung bubong, ano? Grabe ano? Ah, si mama mo yung nasa ano, nasa abroad. Ang cute ng maliit oh, may sipon-sipon pa dito. Nanu yung sipon eh. Pag ganto-ganto kami ng mga bata kami guys, kasi laking hirap din kami eh. Kaya lang syempre, misan talaga mga bata, may sipon ka, ginaganon mo lang. So misan napapagaitan ako nanay ko. Anyway, tuloy natin to guys. Humingi siya ng tulong sa amin para puntahan kayo. So kayo yung mga anak. Ang cute ng maliit eh oh. Pogi eh. Grabe. Cute. Dito kayo naka anon? Ito yung bahay nyo? Tapos po kapag umuulan po, doon po kami sa kapitbahay namin po natuloy. Oh. Mm-hmm. Ang cute na mga bata. Ah! Shucks! Ito yung bahay. Ito yung tinutulugan nila. Nakakaawa naman guys. Nakakadurog talaga. As in durog na durog. Paano sila natutulog dito pag umuulan? Kapag umulan pa yan, as in putik talaga. Ito yung mga, alam nyo guys, totally nga no. Totally ako, alam nyo guys. Ang sarap na ito i-react. No? Ang sarap niyang ino. Parang bigla na durog yung puso ko. Parang ang sarap niyang tulungan, no? Ang grabe, ano? Home lang guys, walang ano yung inigaan nila, yung mga una nila, kung titignan nyo guys. Nakakaawa, walang home. May foam. Foam siya. Pero wala siyang tawag doon guys yung cover. Tapos, sako lang. Ito, nakikita nyo, sako lang siya. Oh. Sako, mga foam. Foam siya. Totally walang ano. Ito, tela lang to. Saan natutulog yung baby? Nagagamit pa ninyo ito? Maalidibdib ko guys. Mas nakakaawa kalagayan nito. Sirang sira na. Wasak ho? Sirang-sira na mga kalinga. Siya na po guys. Siya na po talaga naawa ako. Ilan kayong magkakapatid dito? Anim po. Anim? Anim. Kami nga pito. Pero mas manakakaawa sila guys. Kami ang bahay namin, sementado. Tapos yung sahig namin, sementado pa yun. Malinis. Sila talagang lupa lang. Asan yung iba? Nasa labas po. Nasa labas? Tawagin daw natin. Ang cute ng baby. Tawagin mo to, yung kapatid mo to eh. Si Ute, may sipon pa dito eh. Nanoyo eh. Kumusta na? To baby boy ah. Medyo okay. Paano si baby boy? Medyo okay na hindi. Bakit?
Kasi po arag po kayo na ang buhay mi. Kasi ganito. Ganito yung sitwasyon. Bawal bata. Sobrang sira na. Tsaka kita mo naman yung ilang? Yung mata niya guys. Taon ka? No. Lalim oh. Makikita mo hindi nakakatulog. Yung ano eh. Hindi siya nakakatulog oh. Ano ba? Ano? 14 pa lang po sa October. Hmm? 14 ka pa lang? Ang bata. Sa October. Anong pangalan mo nga? Jamaica po. Jamaica? Jamaica? So ikaw na yung nagtayo na nanay sa mga kapatid mo. Opo. Ito yung alam nyo guys. Ito yung masarap tulungan talaga. As in. Deserve na itong tulungan. Guys, totally. Kumbaga, red alert. Red alert. No, kung ako tatanungin, ito yung ang sarap din tulungan. Nakakaawa yung bahay. Oh. Kasi may batang maliliit. Paano pag bumagyo? Nag-alis po si mama. Kailan pa umalis si mama mo? Magtatatlong linggo pa lang po. Tatlong linggo. So, ganito yung iniwan ni mama mo. Okay. So, ikaw yung mag-aalaga daw. May mga kalingat, may ano po. Ang kito. May baby pa. Nakakapagpadala si mama mo? Hindi pa po. Medyo may isog po ang amo. Saka natulong linggo pa man lang po si mama. Tatlong linggo lang ano? Hirap yun guys, pauwi nyo na yun. Kung ako tatanungin, pauwi na yun. Delikado yun, red flag yun. Nag-iisip na siya magbikte. Pauwi na yun kung ako tatanungin. Sana maano ni Kalinga pa Alvin. Ma-encourage siya na umuwi. Pumunta sa Philippine Embassy. Tapos sana matulungan ng Kalingap. At I think sa dami ng mga followers ng Kalingap, no, tulungan lang yun. Tatlong linggo, matapang yung amo. Matapang daw yung amo, third floor pa, tatlong palapag. Maniwala kayo guys, ate ko, dalawang palapag yung bahay, hirap na hirap, nagreklamo. Umuwi ng Pilipinas. Kasi ang bahay po ate ko, di naman po kami mayaman, ako lang kasi ang napagtapos. Pero yung ate ko po nagkasang bahay sa Qatar. Umuwi po. Sobrang higpit. Ultimo yung doorknob, yung ano na hagdanan, gaganon yung pupunasan. Kapag ano, aawayin siya. Ito, matapang yun. Ito, mas matapang I think yung amo ng nanay niya. Po kami kina... Paano kayo nabubuhay? Minsan po nakikikain po kami dyan sa ano, kapitbahay po namin. Tapos po, minsan naman po nakuha kami kina Kuya G po, nadipiyang ko. Kasi nagatas pa po ito. Nagatas pa siya. Anong gatas niya? Bear Brand po. Bear Brand. So, ilang ano na siya? Ilang taon na siya? Isa pa lang po. One year old. Tapos, kailangan ano, ang gatas niya pang ano talaga. Kasi baka maging malnourished siya kapag ka ganun. Kumakain na din siya, no? No po. Kapag kain naman siya. So, ito pa yung mga inaalagaan mo. Liliit, oh. Oh, ito pa. Anong pangalan? Itong kito, Pogi. Kainer po. Ano, Pogi, oh. Ano daw, matatas magsalita. Tapos may sipon dito, nakadikit. Cute. Inaalagaan mo. Ayun po. Ano, Pogi, oh. Diretso siya magsalita. Anong pangalan mo? Kainer po. Pangalan? Yepo. Kainer po. Kainer? Yepo. Ikaw? Ang Pogi na ito, guys. Ito, Pogi. Sarap tulungan. Maniwala kayo, guys. Amon po. Omon Biga po. Omon? Ikaw naman. Wilson po. Wilson? Pogi din to. Omon? Mga Pogi to, mga batang to. Ano? Sinong sunod sa'yo ito? Ano po, Omon po. Omon? Oo. Omon, ito ang sunod sa'yo. Ito, Pogi, yung bunso, yung maliit. Buti naman, nakakakain kayo. Alawa sa bunso. Cute. Di pa nga po kami nakain. Di pa kayo nakain ngayon? Kawawa naman to, guys. Minsan po natulog po kami, may laman po at tulak. Minsan po natulog po kami, walang laman ng tiyan. Grabe, ano? Kasi po, mahidap talaga po ang buhay. Wawa ato. Wala talaga kayo ngayon na ano. Yung mga kalino. So ano pa yung mga ano? Ano pa yung mga kulang? Kulang ninyo? Anong pang mga pangangailangan nyo dito? Sumi po sang makahingi po ng tulong na mabigyan po kami ng higaan, kumot po sa kaunan, saka po mga damit po namin. Kasi po yung mga damit po namin, nabasa po ng ano, nung ulan, nung nagbagyo po. Kaya po yun, nagkaburulok po. Ah, nabulok, nabasa, ano. So wala na kayong mga damit, ano. O mga, talagang mga ano na din yung mga gamit nyo.
So hindi pa pala sila kumakain. Nawawa naman, so, no? Hindi pa lang kumakain, pero hindi niya, hindi niya pa sinasabi dito na hindi rin siya nakakatulog na maayos. Pero yun ang pinakakailangan niya eh. Yung tulog, medyo matitiis mo, pero yung gutom, hirap nun, guys. Kasi pinapunta ako dito nung nanay mo. So nakilala ko siya kay ate, yung sa classmate. Yung sa classmate niya. Na talaga pala mga kalingap na ano ito. Sobrang nakakaawa na po ang kanyang kalagayan. Oo. So pag umuulan, nakikitulog sila. Nakikitulog. Kapag ka, ano, nandito sila. Ang kito? Ayan, hindi pa pala nakain. Nag-almusal na kayo? Hindi pa po. Hindi pa? Hirap. Anong oras na ngayon? Mga kalingap, ano na po? Stress. Hindi pa kayo, wala kayong almusal mula kanina. Last stress na, pinakita ni Alvin yung time. 3 PM, walang ano, ilang oras na, lumilipas. Na? Nag-ano lang nga po ako ng malunggay po. Pakulo. Malunggay? Naglaga ka ng malunggay? Pakulo lang ng malunggay. Malunggay? Nando po, nasa may kawali po. Patingin? Tignan ko nga. Grabe tong Jamaica. Kanin? Wala kayong kanin? Tingin, patingin. Ay, wala. Ubus na po. Ubus na? Ubus na. Nagpakulo lang siya. Ubus na yun. Nilutoan pa niya, oh. O ano? Wala kayo, di kayo nagkakanin? Ayun, oh. Hindi po. Ulitin ko lang, guys, pasensya na po, check ko lang. Ayun, no, may bawang, ano? Siguro may bawang siya. Bawang tapos pinakuluan na lang niya. Kakaawang buhay nito mga to. Ubus na. Ubus na yung ano. Wala kayo, di kayo nagkakanin? Hindi po. Bakit wala? Hindi walang daw. Pambili? Awa, ano? Nakakasupo nga na po magpara ko po kay Kadita. Nakakahiyang mangutang na po. Wawa, ano? Kakahiya na? Opo, kasi po madami man akong utang. Madami na kayong utang? Hindi pa man po napadala. Wala pala talaga kayong pagkain pa ngayon. Abe, ano? Dito kayo nagluluto. So, kailangan maka... Ayan, mga kalingap. Wala pa po silang kain, almusalan. Alas stress na po. Nasa alas stress na din ng hapon. Wala silang almusalan, wala silang tanghalian. At nakakawa po yung sitwasyon eh, ate. Kaya pala sabi nung OFW na yung nanay nila na andun sa ibang bansa ay gusto na niyang magpakamatay kasi hindi siya makapagpadala. Ganito yung sitwasyon niya ng mga bata. Walang makain. Talagang... Tsaka ang pinakamahirap na ito, guys, yung baby, maghapon bit-bit niya. Hindi na nakapaglaro yung bata. 14 years old, naglalaro pa to eh. Tawawa, ano? Ngayon, dadala kami ng ano, ng pagkain, ha? Pagkain. Para may sleep. Mga kalino. Itong bata. Wala pa silang kain, kaya kailangan natin. Babalik ako, ha? Babalik kami. Nagmamama, papa, matatas na magsalita ng baby. Mama. Ito, guys, tuwan-tuwa ako din sa batang to. Sarap tulungan. Sarap bilan ng damit. Dala kami ng ano ni pagkain. Wala pa pong pagkain. Babalik po kami para ang cute eh. Bili ng pagkain na lang makakain. Or kahit mga lutong ulam muna. Siguro luto, tsaka kanin. Ayan, ano to. Para may pagkain sila. Hindi pa sila nakain, mga kalingap. Wawa. So, babalik kami. Babalik kami, ha? Bibili lang, ha? Yan po mga kalingap, may dala kaming ano, nagpaluto kami. Wow, galing, simple lang ano, ayun, nagpaluto ng kanin. Tapos, ayan, ang ulam na lang po ay ano, dilata na lang po. Kainin po natin muna sila, kasi hindi pa sila na-almusal, alas 4. Tontuwa yan kung dilata, guys, tontuwa yan. Alas 3 mahigit na po. Alas 3 mahigit? Jamaica! May dala kaming kanin, nagpaluto kami. Makakakain na kayo? Di ba? Saan kayo makain? Dito na lang? Sa lapag. Sa lapag. Salamat po. Okay. Wawa yung bata, guys, si Jamaica. Awang-awa ako.
Totally guys, ang ama ko, sa 14 years old niya, nag-aalaga ng maliit na kapatid. Itong bunso, for sure, hindi niya nabibitawan to. Tapos, from umaga, hanggang alas 3, wala silang kain. Ang kinain lang nila malunggay, tubig yun. Adahon na maliit, walang kanin. Grabe, no? Nakaka-inspired. Siyempre, siyempre. Alright. Dito tayo makain. Ayan. Ito ang dish of tulungan, guys. Makain dish na kayo, Toy. Dami ng inaalagaan mo. Ate Jamaica. Ate Jamaica. Nasaan na yung Kalingap ulam? Alvin, shout out. Please support, guys. Kalingap Alvin. Yan po si Jamaica. Siya yung nag-aalaga sa mga kapatid niya. 1 year old pa lang ito. Anong pangalan niya? MJ po. MJ? Ito. Babae po. Babae pa? Kayo lang dalawang babae, ano? Babae pa? Ako nang hiram muna sila ng plato para makakain. Oh, sabi nung nagko-comment sa lugit, parang alas sa Boracay. Kasi parang ganito yung bahay eh. So, ibig sabihin, yan unang-una yung kakain, ano, mula pa kanina. Wala pa kayong, wala pang almusal, ano. Sarap niyan. So, ngayon po, mga 3:30 na po ang kain nila. At paluto tayo ng kanin tsaka ulam. Mahirap po dito makahanap ng ano, mga karinderiya. At least makakain na sila, mga kalingap. Minsan talaga na ano nyo, hindi kayo nakakakain minsan. Kaya po palagi na lang po siya naiyak. Wow, ano? Buti bait ng batang to, Jamaica, deserve na i-react, guys. I-react at supportahan. Diba? Eh tayo naman, guys, hindi lang tayo for the views eh. Wala naman akong pakialam kung bumaba ang views ko eh. Pero pag mga ganitong mga ano, content, tapos nakakadurog talaga ng puso, parang for goodwill na lang, guys eh. No? Sana merong, ako, as a reactor, baka merong makapanood nito. No, mapanood nila to. At ako'y nananawagan na sana tulungan to. Di ba? Nawala ka man bahay. Hindi mo lang pwedeng i-asa sa gobyerno to. Di ba? Minsan ako, talagang malaking bagay din. Malaking bagay talaga mayroong mga chatty vlogger. Nakakatulong talaga. Halika na, Toy. Kain ka na. Yun nyo, guys, ha. Kung iintihin nyo pa gobyerno minsan, hindi naman matulungan to. Real talk lang naman, di guys. Di ba? Siyempre, sa dami ng mahirap sa mundo, sa Pilipinas, especially about 14 million, hindi talaga matutulungan. Kaya malaking bagay talaga pag may mga ganitong mga content or mga charity vlogger. Malaking bagay to, guys, at matutulungan to. Please let me know, guys, ha. Baka may mali akong sinabi. Ha. Pero real talk lang yun. Real talk. Yan na muna po. At wala kami nakuhang karinderiya dito. Kaya... Wala karinderiya. Walang karinderiya sa paligid. Kaya pala, dilata na lang binigay, no? Kawawa naman. Ma-pray muna tayo, ha? Bago magkain, ha? Nice, mamaya na, mamaya na. Ma-pray muna tayo. Ma-pray muna, pray. Pray. Parang naiiyak siya. Si Ate Jamaica. Kawawa, oh. Father, I pray sa family na ito na nawa pa, Father God, na... mayahon sila sa kahirapan, mawala yung kahirapan nila, maging masagana ang kanilang buhay, maayos ang kanilang pamilya. Pagpalain niyo po ang pagkain na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Kain na, kain na. Bigla ko naiiyak eh, no? Naalala ko ng bata kami, ganito kami, guys eh. Yung malilita kami magkakapatid, tapos minsan ang ulam niyo ano lang, noodles, you know? Pero nakikita ko dito kasi, guys, nakakaawa. As in, pag pinapanood ko to, may isip mo, mas nakakaawa to sa dinanas namin noon. At nabuhay din kami sa utang. Nabuhay kami sa utang, to, guys. Tapos, pag may ulam, no, masaya ako, nung bata kasi ako, masaya na ako sa Century Tuna. No? Pag ganun ang ulam, okay lang. Feeling ko ang ulam namin noon dilata, masaya na ako. Feeling ko, ano na kami mayaman. May pera tatay ko tsaka nanay ko. Kaya medyo naiiyak ako. Nagiging emotional ako kasi talagang
nakakaaturog ng puso. Dahil kung ikaw galing kang mahirap, maintindihan mo. Kain mo na. Mainit, mainit. Ihipan nyo muna, ha. Mainit bagong ano yan. Angkit ng baby, ha. Oh. Angkit na ito, ha. Oh. Patong sumusukot ng batang to. Ihipan muna, mainit. Inyo guys, oh, nakapaa lang ang dumi na ng paa, ha. Oh. Init. Yan, ihipan muna. Ayan, no? Ikaw, Jamaica, kain ka na. Makakawa, ano? Pakatapos nila. Mag-aaral ka, Jamaica. Alam ko guys, ha, totally, oh, no? Maiisipin nyo, ako talagang nirevi ako to because of goodwill na lang, eh. May tumulong, eh. At ako na-inspired talaga ako. Minsan pinupuna ko yung sipon kasi naging ganun din kami. Kaya na, sinasabi ko nanay ko, ikaw anak, kahit mahirap tayo, kakakain ng sipon. Na-realize ko yun. Kaya ako talagang niri ako siya dahil ang ganda, eh. Sa pakiramdam, nai-inspired ka. Na bumabalik yung alaala ko ng panahon kami mga bata. Tigil na po. Tigil ka? Kasi po, ano po, kay, nung nag-a-apply po si mga mag-abroad, napilitin pong wallet po kami. Oo, iiwan kayo. Opo. Tapos po, nun, iniwan na nga po itong nakapatid ko po sa akin para maka-abroad nga po siya. So, po, napabayaan ko po yung pag-aaral ko, pati na po sila, dahil ko nag-aaral ko. Nag-iiyak si baby, gusto natin kumain. Sige, subuan natin siguro. Gutom, no? Subuan natin. Gutom, gutom kaya nag-iiyak. Buti mababait man yung mga kapatid mo. Nasunod naman. Mabait na itong, itong isa. Sinubuan yung kapatid niya. Mabait na bata. Hipan mo, ha? Hipan mo. Hipan mo muna. Mainit yan. Pwede na ba sa kanin? Oh, 1 year old na pala. Pwede na sa kanin. Gutom na gutom mo. Malakas man na din pala siyang kumain. Ano? Okay. Gutom na gutom? Ang importante, may pagkain kayo. So, pagbalik namin, ano nga yung hinihingi nyo sa amin? Yung ano? Mga kumot, ganyan. Kumot lang, ano? Igaan po, tapos damit sana po namin. Damit? Wala. Damit? Pagkain po namin. Pagkain. So, ngayon, upload na si mama mo. Anong nangyari? Bakit daw, ano? Ano sabi niya sa'yo? So, sabi daw nga po niya, ng ano? Pagpasensya na muna daw po siya. Kasi daw po, arog daw po kayo na nangyari sa buhay, may pagsubok lang daw po ini. Tatagan ko daw po ang loob ko. Maski mayo daw po siya, magtultul daw po ako. Magayos ka, ano. So, ang nakakaalam talaga niya po, ate. Yan po kasama po namin yung classmate na asawa po ng kapatid po ng asawa ko. Si ate. Ate Rina, ano po yung nangyari sa nanay nila na nag-abroad? Hindi ko kasi alam na na ganito din yung sitwasyon niya. Dati na kasi siyang humihingi sa akin din ng kunti lang daw na tulong man lang sana. Yun nga lang, kaso nga lang hindi ko yun maibigay talaga na lalo na sa financially baga. Oo. At very good, inilapit niya. Ito yung maganda. So iyon, pinangako ko sa kanya na gagawin ko din naman sana ang para kumbaga gagawin ko ang lahat para makatulong sa kanila. Iyon nga, sinabi ko na ilalapit ko sila sa Kalingap. Kasi nga alam ko na mga sila tumutulong sila sa mga mahihirap na mga ganito na nangangailangan talaga. Kita mo, nas naisip niya ilapit sa Kalingap, eh. Di ba? Ang totoo siya, pwede dapat to ilapit mo sa gobyerno to, eh. No? Kaya lang, syempre, marami din tinutulungan ng gobyerno, hindi lahat matutulungan. Kaya ako guys, talagang napaka salamat din ako sa Diyos dahil lalo sa mga ganitong programa na ng Kalingap. May inspired ka. Deserve nilang tulungan. Kaya yun, nakita ko talagang
para sa akin, deserve talaga silang tulungan. Yung nanay nila po, bakit yung nanay nila sa abroad, hindi pa talaga totally na stable yun, kasi magti 3 weeks pa lang siya doon. Ang umiiyak siya sa akin kagabi na ano ko siya, naka video call ko siya, humingi siya ng ano na gusto na niyang gumive up sa buhay niya. Wow, ano? Yun yung sabi niya sa akin, kasi nga 3 weeks pa lang yung guys, hindi dahil maarte yun, talagang mahirap yun. No, baka may mga kumontra, pero tutuusin po, ang ate ko po ay kasambahay sa Qatar. Nagkasambahay sa Qatar. No, at dalawang palapag din yung nililinis niya. Ito tatlo, mas mahirap. Tapos napakahigpit pa ng amo. Tapos siya pa magluluto. Nangayayat yung ate ko. Umiiyak sa akin. Nung hindi niya kaya umiyak, tinawagan ako. Umiyak talaga. Sabi ko, umuwi ka na ate. Pinuwi ko right away. Kasi baka ano pa maisip. Pumait ate ko dahil doon. At alam ko maraming mga kapo OFWO ko na nakaka-relate sa sinasabi ko. Dahil po kami, ate ko po mismo, nag-isang bahay yun. So, ang inaano niya, magkakapera daw siya doon kapag alam mo yung ano, yung magbibikti daw. Wow, yun ang ano? Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, huwag mong gawin yun kasi mas kailangan ka ng mga bata kaysa sa ganun na makukuha nilang assistant para sa alam mo, namatay siya doon. Pero ano ba? Magkano lang ang bibigay noon? Baka minsan, hindi pa nga magbigay ang mga... Ako po. Namatay siya doon. Yun, may makukuha siya sa tulad ng sa OWA, mga ganun ba? Naiisip niya na pag nagbikti siya, nagpakamatay siya, huwag niyo pong ano yung guys ha, ito, ano lang usapang ano lang po ha. Naiisip niya na may makukuha siya. Pero ang problema kasi, ang problema, ang tanong, magkano? At tama naman siya, magkano lang yung makukuha mo? Diba? Eh, wala eh. Disparate eh. At depressed eh. Stress. Diba? O para sa mga bata. Tapos para matapos na rin daw yung, ano niya, yung paghihirap niya, yung na nararamdaman niya mula noon na nagkaroon siya ng ano, problema ng mga ganito ba. Tapos iniwan pa niya yung mga anak nila niya dito na mag-isa, nakasama ito si Jamaica nga lang yung inaasahan niya. Wala, hindi mo masisisi yung nanay eh. Last resort eh. Yun yun. Tapos ano, yung ano doon, yung pinagtatrabahuhan niya. Ano, kahit mahirap, sabi niya, kahit daw mahirap, pag aanahin daw niya, pag susumikapan na magtrabaho siya, kahit na nahihirap siya, third floor kasi yung bahay. Third floor guys, maniwala kayo, magkasambahay muna kayo, maiintindihan nyo. isang floor lang, hirap na eh. Tatlo na napuntahan niya, tapos puro camera nga daw. What? Tapos, puro camera? Ay kawawa naman yun. Puro camera, naku, umuwi na yun, pauwi na yun. Yun nga, nung nag-try siyang mag-advance para sa mga bata, pero parang ano lang daw, deadma lang daw sa amo. Sobra. Kaya hanggang ngayon, ano, ito yung ini-stress niya na talagang gusto niya nang magpakamatay para magkapera. Wow. Yan yung inaano niya sa akin. Oh. Minimension niya yung anak. Kaya sabi niya, mate, pwede bang bisitahin mo? O kaya kahit man lang daw, yung kumot, mga ganito ba na tapos... Yun nga, sa bata nga, kasi yung mga pagkain niya, nila na inaano daw dito, anong tawag doon to eh? Yung pinagkukunan sa tindahan lang daw, tapos sa tindahan lang, tapos ang pangako daw ata sa tindahan, kapag nakapagsahod na siya, halimbawa, babayaran niya yung si Kuya J daw na inaano, na minimension niya sa akin, J daw ang pangalan noon. Ayan, ubus na. Ubus na. Yung bunso talagang ito totoo yung ano, ang liit. Ito ate, may ano pangalawa sa bunso, sarap na kain. May isa pang lata. Ba't di mo binuksan yung isang lata? Para po mamayang gabi. Oh, kita niyo. Mamayang gabi. Para mamayang gabi, hindi siya abusado, no? Kita niyo guys, napakabait ng batang 'to. Pakita bata, napakabait. Grabe ng kalingap. Inano niya po para meron silang ano, dalawa po ang binili ko. Dalawa binili pero isa tinira niya. Pinagkasya niya yung isa para mamayang gabi. Yung kanin, for sure, mamayang gabi pa yun. So, ibig sabihin, lahat ng pagbabudget, nasa iyo na din. Yung pag-uutang, nasa iyo na din. Ano? So, nahihiya ka na din mang utang.
ko po. Kawawa, ano? Ayaw mo na. No choice po eh. No choice. No choice. Kaya yung iba, sinasabi nila, masama daw umutang. Hindi po totoo yun. Hindi po masama umutang. At hindi masama mabuhay ng utang. Dahil hindi naman tayo lahat pare-paras ang buhay. Kami po, lumaki ako, nakapag-aral ako, utang po. Panay utang kami. Kaya naiintindihan ko yung may mga utang. Huwag lang yung uutang ka because of luho. Do? Uutang ka para lang mapagbigay yung kapritsyo mo. Pero yung para sa pagkain sa araw-araw, hindi masama yun. No? Alright. Kaya mga kalingap si Ate Jamaica, kawawa naman. Kawawa. So parang ikaw na din yung nanay ni MJ. Kasi lagi mo siyang karga-karga eh. Kitang baby. Ang takaw. Ate MJ, anong message mo dun sa nanay mong OFW? Ma, pakatatagan mo po ang ano, sa diri mo po. Tapos dahil mo po, ano, dahil mo po ituloy itong sabi mo pong mabikti ka. Nagpaamatay. Kaya ko man lang po yung ginagawa. Ta, aram ko pong naghihidap ka man po dyan. Kaya kailangan tabangan man po. Pero pag aram man po, kaya na iniisip mo man po na magbigti. Garo iniisip mo man lang po na ayos lang kami igti. Masala lang hindi kayo matutulungan pag nawala siya. Oo. Ano? Po. Saka po ininghidap. Mas sa doble problema yun. Emotionally, no? Kawawa yung mga bata. Walang nanay. Saka po ininghirap po namin yung dinadanas. Madadagdagan pa po ini kapag tinuloy mo po yung pag-victim. Totoo. Mas marami pa silang madadanas, especially emotionally kasi wala silang nanay. Kawawa naman eh. Totoo. Tama po yun. Tama yun, Ate ano, Julie, yung nasa abroad. Huwag ka pong magbibikti, Ate Jolie, kung napapanood nyo po ito. Ito po yung mensahe ng iyong anak na si Jamaica, panganay. Natatagan mo po daw dyan. At mas lalong madadagdagan ang problema pag Exactly. Ang galing mo naman, Ate ano, Jamaica. Talino, no? Totoo yun. Matalino siya. Ilang taong ka na nga ulit? Ma 14. 14, pero matured na yung mag-isip. At ito lang yung inaano mo. Nasaan na yung papa mo pala? Hiniwalayan na po ito ni mama. Hiniwalayan na po ini mama kasi po binubugbog po si mama. Tapos po ako pinapasok po. Pinapasok. Grabe, no? Po ako ng sigarilyo nun kaya hiniwalayan po. Tarantado mga. Ay naku, pasensya na po ah. Tarantado talaga. Mama. Grabe mga kadina. Grabe pa lang sitwasyon ito. Sensya na po guys ha, napagsalita ako ng ganun, talagang inis ako eh. Hindi naman pwedeng maging impokrito sa inyo. No? Pero hindi po dapat ganun yun. Sa mga lalaki, mahalin po natin ang ating mga anak. Kadurog puso. Yung kanilang sitwasyon. Kailangan po talaga nila ng paglingap. Talagang deserve po silang tulungan ng kalingap. Yes, sa nais pong tumulong sa kanila, contact nyo lang po ako sa Facebook account, Alvin Caceres. Ihatid po natin ang tulong sa kanila. At ano yung mga kailangan nyo? Higaan sana po. Tapos higaan. Po, kunan po, kumot sa po, mga damit Pwede? Po namin. Pwede. Saka po, ano po, mga pagkain po namin. Kain. Anong gatas ng baby? Ano, waka nagagatas pa siya? Po, bear brand po. So, huwag bear brand. Dapat makahanap tayo ng gatas na pang 1 year old. Saka po, kung pwede pong makahingi kahit konting tulong po, gusto po sana po namin mag-aral. Kaso po, wala po kaming kaya nang magbili po ng gamit. Saka po, uniforme. Okay. Grabe, ito nagpapawisan na din. Sige, Ate Julie ha. Ate Julie na pati. Ate Jamaica. Sa amin, ako naman, sa abot ng ating makakaya, ang kalingap sa abot ng ating makakaya ay maihatid ang tulong na para sa kanila, matulungan sila. Yan po mga kalingap, at talagang ito pong pamilyang ito ang talagang napaka-deserving, deserving pa sa deserving talaga na matulungan natin. So ako naman po, sa abot ng aking makakaya ay tutulungan po sila. So ngayon ati ano, magbibigay ako sa inyo ng counting cash ha. Bibigyan ako ng counting cash para tang bili mo. Huwag ka munang mangutang. Babalik din naman ako agad. Oo.
Sabi ni ano ni Kalingap Alvin, huwag na muna siya umutang, tama. Ikaw ang magbabudget ng pera, ano. So ikaw ang bahala ha, sa pagkain, hmm. Sa ano. Malaki ng bagay yan, 1,000. So babalik din ako ha, para ma-provide yung ano, para ma-provide yung mga pangangailangan nyo, ha? Mukhang yung lugar ata bundok, no? Malayo. Maraming maraming salamat po, kasi kahit papano po nakakain kami ngayon po, tapos kahit papano po nabawasan po problema ko. Salamat po. Galing ano? Grabe. Wakao. Mababudget ko po to pambili po namin ng pagkain. Ito yung baby, oh. Napaka ano nila, napaka need talaga nila ng paglingap. Yes, magbabalik kami Ate Jamaica, ha? Ha? Mag-pray ka lang lagi. Ano, pray lang lagi. Sabay-sabay kayong manalangin. Yan yung gagawin niyo, ha? Huwag nanalangin. At kami naman, ako nang babalik-babalik ako sa inyo. Para nasa mga kailangan kami niyo. Ang pong kalimot. Naglamon na yung isang bunso. Gustong kumain, gutom. Naiwan. Naiwan ka muna namin. Oh, si baby. Sa pang kumain. Nakain pa siya? Oo. Wawala. Gusto mo baby, kakain. Hingkit eh. Hingka? Hingka? Parang wala ng ulam. Oh. Ah. Ang cute oh. Ayaw kumain, no? Pag ibang tao, ayaw niyong kumain. Ang cute. Ayaw na? Tumahimik bigla. Ang cute. Matalino to. Nung pinapagusto niya magpakain yung kapatid niya, nangingilala yun, no? Nangingilala, ang cute. Talino. Come on, baby. Ah, nangingilala. At ako ang masubo nito. Nahihiya ka? Nangingilala. Oh, yan. Ayaw. Nguya, nguya, nguya. Ayaw niya. May pamunas ka ba dyan, ate, ano? Tanggalin natin yung mga dumit, ano niya. Yung mga sipon-sipon ba to? Ano niya sa ano? Para malinis siya. Meron ba kayo ditong tubig na ano? Wawa. Naigib lang po yung mga kapatid ko po dun sa bundok. Sa bundok pa? Pa yung ibigan nyo? Layo. Wawa. Kaya din siguro hindi kayo nakakapaglaba, no? Kaya pala yung damit niya, napapansin mo to, parang isang linggo na ata itong damit niyo. Grabe ano? Wala pupulis pa ng sipon. Oh. Tapos wala silang tubig. Paano mo lalaban niya, no? Yung bata, oh. Nasaan na guys ha, pakita ko natin ha. Ayan, nagpupunas ng sipon tong kapatid niya. Tapos kung walang tubig, sa bundok pa, ang layo, maglalaba. Ang hirap ng sitwasyon na nila. Malapit talaga sa bundok talaga yung ibiban. Ayan mo pa nga kalima. So sige, pag-pray natin yung kalagayan niya ha. Salamat po. Ayan, sige. At babalik din kami ha. Kung mag-alala ha. Salamat po. Marami po. God bless din po. Mga kalingap, sobrang nakakaawa. Sobra? Nakakadurog ng puso ang kalagayan po ni nakadurog. Na Jamaica. Talagang bumibigat, talagang bumigat po yung damdamin ko sa sitwasyon nila. Kaya po pala halos yung nanay nila gusto nila magpakamatay kasi sobrang oo. Nakakaawa po yung kalagayan ni na Jamaica. Talaga yung mga anak niya. So ito naman po si Kalingap Alvin. At sa gusto pong maghatid din ng tulong sa kanila, hatid po natin. Mag-message lang po kayo sa ating Facebook, Alvin Caceres. Ayan po. At syempre yung Alvin number Caceres natin nandyan. Paplash ko na po para madali po makita niyo. Guys, sa lahat ng mga gusto magpadala sa GCash, oh, kahit magkano, kahit barya lang, pwede na yan. No? Yung talagang walang-wala ka, no? Pero syempre kung meron ka ng sobra, eh mas masarap magtumulong ng mula sa puso, di ba? Salamat po at huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin, at syempre sa channel ng Ama ng Kalingap, Val Santos Matubang. Yes, at kay Kalingap Rob at Edna. Maraming salamat po mga Kalingap. God bless. Grabe guys, no? Talaga namang ano masasabi nyo sa kalagayan nitong magkapatid na to. At yung Jamaica matalino, no? Maano siya magsalita, matatas. At sana yung nanay niya tibayan ng po ano, ang dibdib. Pero ako kung tatanungin niyo guys personally, no, opinion ko lang to, umuwi na siya ng Pilipinas. No?
mali natin, maraming mga mag-sponsor, may mga mayaman dyan na sobra-sobra, eh, na gusto tumulong, mas maganda po itulong na po natin dito sa mga bata. Kita nyo naman, chinelas wala. Tapos yung mga damit, di ba? Mga damit, hindi pa nalalabahan, nakakaawa, nakakadurog ng puso. Di ba? Pero maraming salamat Diyos sa lahat ng mga nag-stay at nanood at tinapos itong video reactions natin. Actually guys, hindi lang ito reaction video, komentaryo din to. At ako guys, talagang naanin puso ko, gusto ko tumulong sa kanila. Tandaan nyo guys, hindi lang po ako reactor. Pwede rin po ako mag-sponsor. Pero syempre, sa abot ng aking makakaya. At maraming salamat sa Diyos at samahan nyo dito sa next video reaction, and to God be the glory guys. And till next time. Bye-bye! Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayong magbabagabag na nalamig. O wag na maglagas, hindi buong gabi. Sarap ka dali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayong katabi buong gabi. O pwede tayong magbabagabag na nalamig. O wag na maglagas, hindi buong gabi. Sarap ka dali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayong magbabagabag na nalamig. O wag na maglagas, hindi buong gabi. Sarap ka dali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayong magbabagabag na nalamig. O wag na maglagas, hindi buong gabi. Sarap ka dali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayong magbabagabag na nalamig. O wag na maglagas, hindi buong gabi. Sarap ka dali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayong magbabagabag na nalamig. O wag na maglagas, hindi buong gabi. Sarap ka dali.